pang-operational namin this year. In terms of intellectual property, hindi pa kasama yung iba namin yung operate na illegal na item. So, IPR violation pa lang bahali na namin. So, I think ang message namin sa mga nagpapasok, hindi na nila kasi hindi talaga kami itigil. Kasi hanggat nakikita namin na may gantong umiikot sa merkado, meron magbibigay sa amin ng information. Kasi may nasasaktan. May mga lihiti mong industry na sasaktan. So, tuloy-tuloy ito. Doon sa, siguro, doon sa meron lang mas malaking nagtatago nito ngayon, matutuntun din namin yan. Kung natuntun namin ito, nagsagamang pagi, bigyan lang kami ng konting oras, hindi lang kami nating source ito, matuntun namin. Kakasuma namin talaga yan. Full force of the law, kung anong pwede namin ikas, sabi nga namin kanina, may ikipagtulungan kami sa IPR, sa Intellectual Property Office, sa DOJ, sa NBI, makahanap kami ng basehan para magbayad ng economic sabotage para non-available ang offense ito at makulong pagkanda ng mga perpetrators sa kagawinan. Sir, anong gagawin natin dito sa mga nasamsam at saan na ibabagsak ito? Ito, iyan namin, i-inventory namin, tapos i-schedule kami ng public instruction para makita ng mga kababayan natin na pag ganito na pumasok tayo sa ganitong illegal, eh talagang hindi na mangyayari sa mga Pilipino. Salamat, sir. Ano yung mga smuggled goods ba yan, sir? Picking produkto. Bandit lang pala. Wala, wala si Bob, bandito siya, eh. Ay, oo. Ito open, ha? Open. So we have here today with us the Deputy Director General of the Intellectual Property Rights Office, Attorney Theodoro C. Pascual. We also have here the Ramiro, and of course, Assistant Commissioner and the Spokesperson of the Bureau of Customs, Attorney Vincent Philip Maronilla. So, sir, isa-isa lang po yung tanong, and please introduce yourselves for the questions. So, sino po muna magtatanong? Yes, sir. David, before the questions, I will just give a short statement para at least you get some facts. So this is actually a follow-up operations coming from a series of operations ng intelligence group namin. What our intelligence group does is that even yung maliit na information namin when it comes to intellectual property, talagang pinapatulan namin yun. Ino-operate ng grupo nila General Ramiro, nakipagtunuhan kami kay DDG Ted Pascual, and eventually ang goal namin is to lead us to the big fish. Yung pinaka-main source na malalaki. So, ito nga, na after a series of operations na natumbok nila Depcom Ramiro at saan nila Sir Ted, itong malaking warehouse ito. Ang total value ng IPR shipments na nandito is worth about 7 billion pesos. This is by far, I think, our largest haul. And the important thing here is that we've been consistently doing this because we want to get out of, consistently, we're out of the red list already of the United States when it comes to intellectual property violation. So wala tayo din sa listahan na binabantayan nila
na mga bansa na medyo hindi masyadong maganda mag-invest kasi mataas yung intellectual property violations na nagaganap. So consistent dapat tayo sa pag-uri natin. That's why the Bureau of Customs, kasi task naman po namin po, nakikipagtulungan kami lagi sa grupo nila DDG Ted Pascua, kasi napaka-active din po ng ating intellectual property office dito para po tuloy-tuloy na matanggal tayo, na wala tayo sa red list na yun. Taon-taon po ina-evaluate tayo doon at ang tagal na po natin wala doon, ay namin mabalik doon. Kaya eto, ito po yung resulta ng mga operation po. Sir, I think our Paul Bogtimon ng SMNA News. Sir, ilang masas sinabi niyo na spokes no? Ilang araw, buwan niyo itong sinagawa na pagbabantay, pagmamanman dito sa mga grupo na ito? Actually, una, nagpapasalamat kami sa talagang very commendable, excellent, and hardworking personnel ng Bureau of Customs, no? Led by Commissioner Guerrero and all his deputy commissioners, assistant commissioners. They have been one of the agencies, in fact, one of the lead agencies ng National Committee of Intellectual Property Rights na nangunguna itong taon kahit na pandemya ay tuloy-tuloy ang trabaho nila, pinakamalaking hold o pag-aresto ng mga counterfeit products ang nagagawa na ng Bureau of Customs. Bukod doon, pinag-iitig rin namin ang pagkaalam ng ating mga mamamayan. Alam ninyo, mahilig tayo bumili ng mura. Bukod doon, gusto natin may tatak. Nasa pag-iisip at kaugalian rin natin, natanggalin na sana natin yan. Alam mo, kung yung mga ganito lamang ay hindi na ginagaya yung mga matataas na brands o may tatak, kung hindi, ipagbili na lang ng mura. Dahil mura naman itong mga ganito, dahil kung overruns o maliit lang ang kanilang investment, no? Kaya nga mura ito mabibili, lagyan na lang nila ng ibang tatak. Pag-ihilangan kukopiin pa nila yung tatak na nag-invest na. Ang pangalawa, ito ba yung nagbayad ng hustong buwis ng hustong import fees? Kaya nga nahuli sila ng Bureau of Customs dahil prima kasi malamang hindi binabayaran ang tamang buwis o tamang import duties and fees. So kahit na mura, kung sasawayin naman ninyo yung mga pamahalaan ng pamahalaan at malulugi pa ang pamahalaan dahil sa atin, yan ang nangyayari. Kaya kung maaari, pinapaalam namin doon sa mga lahat ng mga kababayan natin, huwag na lang na natin i-patronize. No, katulad nun, yung Adidas na yun, siguro sa Green Hills, matitinda na lang yan ng 500. No, ang tunay na halaga niya, between 5 to 7,000. Ito sa tunay. Tapos sa Green Hills, mga 500 lang. Bakit kailangan ko kinin? E kung kaya palang gumawa ng murang samatos, gumawa lang kayo ng ibang tata. At yung mga tao naman na sinasabi, gusto namin ng mura, wala kami pera, e di bilhin ninyo yung mura. Di ba? Pero problema, kapagyan, gusto natin, nakikita, yung tata. Pero actually, matangami yan, madulas mo pa yan. O di kaya, hindi ka patatagal ng ilang buwan, wawak-wak na yung swelas. No? Pag bumalik ka sa Adidas, sabihin mo, oy, palitan ninyo, hindi nila mapalitan yan dahil eksakto naman yan, fake yan. At there yung consumer law natin, hindi pwedeng ibalik kung fake. No? So, muli, pinapasalamatan namin at binibigyan po kayo ang Bureau of Customs, ng miyembro rin ng National Committee on Intellectual Property Rights, kasama ng mga ibang ahensya, FDA, DMV, NBI, at iba pa, no, 13 ahensya yan. Ngunit nakakatuwa na tuloy-tuloy ang kanilang trabaho ay may pandemic man o wala. Ang muli, yung mga nag-i-export niyan dito sa ibang bansa, no? Katulad nito, apparently, I'm saying apparently dahil wala naman yung dokumento pa sa atin. Pero yung mga tatak nanggaling Bangladesh. Question ko, sinong kumita? Bangladesh o Pilipinas? Diba? Bangladesh ang kumita. E ba't natin tinatapon ang pera natin doon? Kumuha na lang tayo ng ganito dito, mura sana. Kung makuha natin mura ang materyales, kikita pa yung ating mga tao.
kesa ang pinapayaman natin na sa ibang bansa. Pero sir, yung outer part nila dito ay hindi pa natin masasabi, matutukoy, no? Alin yun? Yung outer part, sino may karang dito, sino? Identified na yan. Kaya nga nahuli ng Bureau of Customs. Sino-sino sila, sir? Anong national? Limited to Bureau of Customs. Nationality or ano? May mga follow-up investigations kami dito. Of course, there are like what DG Pasquad just said. Of course, hindi namin dinidiscount kung baka may mga ibang nationalities that could be involved also in the supply chain itong mga gantong illegal na produkto. But again, si Deputy Commissioner Ramiro and this group is conducting a follow-up investigation on this. We'll try to limit the information first because may mga personalities kami na tinitingnan baka affect yung investigation. So, may mas malaki pa dito, sabihin, sir? Posible. Again, this is the biggest ball namin. Pero titingnan nyo, dalawang malaking palapag pa lang ito. Titingnan namin kung meron pang kung saan ang sourcing nito at kung saan yung pinanggagalingan talaga. At saan nila kinakalat. Maaari isang malaking warehouse lang to na ang basis ang dito nagkumukuha yung NCR. So, titingnan namin yung iba pang lugar dito sa Pilipinas na maaari binabagsakan nila. Sir, last two na lang. Ano yung katakapin o nakasok ng mga sangkot dito? Well, unang-una, may kaso to sa pag-violate ng ating intellectual property dito. Pangalawa, may violation to ng aming Customs Modernization and Tariff Act for illegal importation. At mga kaukulang paglabag sa revised penal code na. So, kasong kriminal ang haharapin itong mga to. At kung titingnan mo yung value na itong buong shipment na to and the impact that it can have in our economy, our team will also look at some provisions of other laws that might affect and might conclude economic sabotage. Sir, ilan eksakto sir yung may-ari nitong mga bodega na mga packing produkto? Ano to eh, mga 230 storage units. Mga storage unit. Inaayos pa namin yung ano, yung mga detalye, but of course, financer nito grupo-grupo 'yan. Opo. No, hindi namin maibibigay this time yung exact names nila, but of course may follow-up operations. Thank you. Like a government approach, it's an entire government approach to getting some problems. Tapos ano, bago lang sa ibang tanong, no? Yun sa mga kababayan namin na nanonood, kung meron mo kayong impormasyon na ganito, meron kayong gusto ipahuli, meron kayong impormasyon tungkol sa mga illegal na shipments, pwede mo kayong magbigay ng information sa amin either anonymously or you can introduce yourself. It's very simple. Text lang po kayo ng information nyo sa text 8484. Yun po yung number namin, hotline namin. Text lang po sa 8484 at magbibigay po kami ng feedback at yan po ay aming authority. Ano yung presidente? Yung 4 na 8, ano, yung e-citizens complaint center. So ito, 8484, basta Globe kayo or TM, pwede kayo pumasok dyan and umasa kayo na yung identity niyo will be protected kasi number niyo lang naman ang magre-reflect doon and we will respond immediately.